Isang pinagpala at magandang madaling araw sa inyong lahat. Simbang gabi, simula ng Pasko sa puso ng bawat Pilipino. Siyam na gabi, kaming gumigising sa tugtog ng kampanang walang tigil. Titigil na ako. Okay, para magising kayo, palakpakan natin ang Panginoon! Tuwang-tuwa po akong makasama kayo sa misang ito dahil miss na ko kayo at hindi lamang ako. Miss kay ni Lord. Salamat! Bumalik kayo sa simbahan. Alam natin may pandemya pa, pero mas maganda na ang ating katayuan ngayon. Kaya napakaganda itong ating sinisimulan. Hindi lamang ngayon, matagal na po ito, bata pa ako, marami sa atin. Ako'y 74 years old na, okay? Bata pa ako, pumupunta sa simbahan. Kaya tuwang-tuwa ako, yung mga ibang magulang dyan, dala, kasamang kalang maanak, mga isa, dalawang taon, naglalakad na, marahil hindi maunawaan, pero dahil exposed sila sa ganitong paggawain, unti-unti namumulat sila sa kahalagaan ng pananampalataya. So marami tayong pinagdaanan bilang bayan ng Diyos sa Pilipinas. Diba? Pinagdiwang natin ang ating 500 years of Christianity. So itong ating ginagawa, marami pong pangalan na ibigay. Misa de Gallo. Anong galyo? Kastila po yun. Ibig sabihin yung rooster. No? Yung tandang na manok. Misa ng mga tandang? dahil ho, sa pagdating ng bukang liwayway, tumitilaok ang manok para sabihin sa atin, nandyan na yung bagong araw. Nandyan na ang liwanag. So, Misa de Gallo. Kung misang tawag ay Misa de Aguinaldo. Hindi yung mga tatlong mago ang nagsimula ng gift-giving. Dahil yung iba, akala nila, gift-giving nagsimula sa mga mago. Three, sabi ng iba, they are not kings, pero sometimes we call them kings. Di ba? Nagdala sila ng regalo nung bumisita kay Jesus. Hindi sila unang nagbigay ng halimbawa sa pagbibigay. Unang nagbigay ng halimbawa, tunay na pagbibigay, ang Diyos mismo. Binigay niya ang kanyang anak. Binigay niya ang kanyang anak. Sa mga sandaling nakita, ang tao walang pag-asa, nabatbat, nasubsob sa kanyang kahinaan, walang pag-asa. Kaya nakita ng Santisima Trinidad ang kalagayan ng tao, nabulabog. Dahil ang totoong pagmamahal, nabubulabog. Kapag may nakita kang hindi tama, ganyan ang Diyos, punong-puno ng pagmamahal, siksik, liglig, umaabaw. Kailangan umapaw ang pag-ibig para maging tunay na pag-ibig. Yan ang ating nakita sa mga magulang. Umaapaw ang kanilang pagmamahal sa kanilang mga anak. Nagkaroon ng problema, nagkasakit sa pag-aaral, kahit na mangutang, sila ay gagawa ng paraan. Yan ay larawan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya napakahalaga itong ating ginagawa. Bumaba ako para paalala sa inyo, hindi malayo ang Diyos. Malapit sa atin. Tayo ang lumalayo. At mahirap kapag tayo ay lumalayo. Mahirap kapag tayo ay humintong magdasal. Bakit? Mas manghihina ka, madaling bumigay sa tukso. Madaling mag-surrender dahil wala kang sapat na lakas upang harapin ang mga hamon ng ating buhay. Sa Panginoon, yes, mahirap ang buhay, pero nagkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang mga hamon ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Napakagandang paalala yung mensahe ni Propeta Isaiah. Sa unang pagbasa,
lagi nating naririnig si Propeta Isaiah sa mga pagbasa sa panahon ng Adviento. Bakit? Kanyang nilalarawan ang magandang pangarap ng Diyos. Kahit na nagkasala ang tao, hindi nagbago ang pagmamahal ng Diyos. Binigyan tayo ng kalawang pag-asa, pagkakataon, upang sa tulong niya makabangon tayo. Kaya napaganda ang nilalarawan ni Propeta Isaiah. Yung mga taong nalulungkot, batbat sa kahirapan, pagsusubok, sila ay giginhawa kapag sila ay tumahak sa landas ng Panginoon. Salamat, sana po hindi lang itong simula. Kompletuhin natin. Hindi obligasyon yung pagsimba during the ordinary days, di ba? Narito kayo, hindi dahil obligado kayo, pero gustong-gusto nyo. At yun ang nakakatuwa sa amin pong naglilingkod sa iyo, mas nakakatuwa din sa Panginoon dahil matagal na kayong hinihintay, makasama siya, makapiling sa isang natatanging paraan. Oo, nagkaroon tayo ng live streaming sa pamamagitan ng computer o mga cellphone. Nung misa nakikisa tayo sa mga misang pagdiriwang sa iba't ibang parokya. Pero ano magagawa natin dahil ay pansamantalang hakbang habang kasagsagan ng pandemya. Pero ngayon, gumanda na ang panahon, panahon na parang tayo ay bumalik. Dito bilang bayan ng Diyos, ramdam natin ang pagmamahal ng Diyos. Daman-damaan natin. Tayo'y nagdarasal sama-sama, sumasamba bilang pamilya ng Diyos. Yung iba po kasi nakasanayan nila yung live streaming. Yeah, nakikisa sa pamamagitan ng computer o kaya cellphone, laptop, tablet. Pero nakasanayan na. Umisan habang nanonood, kumakain. O kaya kami sa tatayo, magluluto. Hindi ganon. Binigay sa atin ang Diyos, ang kanyang anak. Mahalaga ka sa kanya. Mahalaga ba siya sa iyo? Hello. God bless you. Okay. Thank you. Isang bata lumapit po, nagmen. Okay. Thank you. So, yun. Patuloy natin pagninilay. Ha? So, nagsimula po ito dahil yung mga unang misyonero gustong palalimin, payamanin ang pananampalataya ng mga Pilipino. Kasi kapag sinimulan mong ipunin sila alas 7 ng umaga, alas 8, hindi mo na makukuha yung mga Pilipino. Bakit? Karamihan magsasaka nung unang panahon. Kaya makuha mo sila maaga. Kaya ganun po nagsimula yung Misa de Gallo para turuan sa pananampalataya, palalimin ang pananampalataya, pananalig ng mga tao. So, pareho rin po ang ating hangarin ng simbahan. Parang payamanin, palalimin, palawakan ang ating panaw sa buhay ng tao. Ang pananampalataya ay napakalaga. Sabi nga, parang liwanag ito. Mahirap maglakbay, maglakad sa kadiliman dahil wala kang nakikita. Dahil hindi mo nakikita, napapansin kagandahan ng iyong kapaligiran, pati na ang iyong sarili. Pero pagkaroon ng liwanag, may direksyon, may papuntahan ang iyong buhay. Ganun po kahalaga ang pananampalataya. Gumagabay sa atin araw-araw. Tinuturuan tayo na sa kabila ng mga pagdurusa, tiisin, pagsusubok, merong Diyos na gumagabay, merong regalo, merong katumbas na gantimpala, pinagkakalobang Diyos sa mga taong tapat sa Kanya. Kaya hari nawa, maging kompleto po itong siyam na araw, gabing paghahanda para sa masayang Paskong hinihintay natin. Ano ba talaga ang Pasko? Alam natin po, nasa panahon pa tayo ng Adviento. Pagdating, ibig sabihin, no?
ang ating focus kumisan ay sa isa lamang pagdating. Ating binasbasan yung sabsaban, pero ang pagdating ay ni Jesus ay nangyayari sa iba't ibang paraan. Sa bawat misa, ating pinapahayag, si Kristo ay namatay, nabuhay, siya ay babalik sa wakas na panahon. Yan ay isang pagdating sa wakas, sa katapusan ng mundo. Pero in between, sa katapusan ng mundo, unang pagdating, nandun ang misteryosong pagdating ni Jesus sa ating buhay katulad ngayon. Alam natin, dumarating siya sa pamamagitan ng Eucharistia. Daman-dama natin ang pagmamahal ng Diyos. Mga kapatid, yung unang pagdating, yung pagsilang ni Jesus, nangyari na po 2,000 taon ng nakaraan mahigit. Pero ngayon, gusto ni Jesus hindi ipanganak sa isang, ilagay sa isang sabsabang. Gusto niyang ipanganak, isilang muli sa iyong puso. Gusto ng Panginoon, siya ay muli isilang sa iyong buhay, sa iyong puso. Yan ang mensahe ng Pasko. Nais ng Diyos, lagi tayong makapili dahil kasama siya, mahaharap natin anumang sitwasyon sa buhay. Marami tayong problema, ekonomiya, kaya kumisan, gulugulong kaisipan ng tao, nawala ng trabaho. Ako maraming namatay sa aking mga kaibigan, kamag-anak dahil sa COVID. Salamat sa Diyos, buhay pa ako. Kanina, nagpasalamat pa kayo? Dahil buhay ka pa? At yung ibang namatay, kumisan, bata pa. Huwag mo sabihin na bata, hindi pa, exempted ka. Hindi. Pero nandito tayo, pasalamat tayo. Buhay na buhay tayo. Ako po, apat kaming na-ordinan pare, 50 years ago, hindi pa pinanganak, hindi pa nag-asawa mga parents ninyo, no? Pare na ako. Apat kami, ako na lang naglilingkod. Yung isa namatay last year, hindi ko pinataya. Tapos yung dalawa, nagkasakit. Ano ha? So, nagpapasalamat ako habang may buhay, may lakas, may sigla, naglilingkod. Yan ang buhay ng tao. May mission tayo sa buhay. Lahat tayo may mission. Kaya hindi dapat tinatago ang pananampalataya, ang ating relasyon sa Diyos, ang ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Narinig natin sa Ebanghelyo, si Juan Bautista ay isang maningas na ilaw. So makita natin ang kahalagaan ng pananampalataya, misyon, at alam ni Juan kung sino siya. Kung sino siya. Alam niyo, pwedeng maging hero, maging pinakapopular sa kanilang kapanahon ng si Juan. Maraming taong lumapit sa kanya. Pero anong sinabi niya? Hindi ako ang Mesiyas na hinihintay ninyo. Ako ay naatasan sugo ng Diyos upang ihanda ang daan niya sa kanyang pagdating. Diba? Malinaw. Pwede siya maging hero instant. Oh, ako nga. Eh, di binambina siya. Hindi. Malinaw sa kanya. Sa atin ba malinaw ang ating misyon? Malinaw kung sino tayo sa harap ng Diyos? Kaya tayo nakikinig sa banal na salita ng Diyos. Sana mas mahalagang salita ng Diyos kaysa kay Marites. Ano? Eh, sa Marites tayo, si Parites. Oh, ibang tao. Alam mo, sino sila? Mahilig sila maging mamaru. Ano yung mamaru, kuya? Alam mo? Naging mamarunong. Ha? Ang Diyos lamang ang marunong. Sa Kanya ang tunay na karunungan dahil ang karunungan ng Diyos ay patungo sa buhay na walang hanggan. Kaya sana katulad ng San Juan Bautista, tayo isang maningas na ilaw, liwanag, gumagabay sa mga tao, sa kapwa, upang makilala si Jesus. Sa iyo, sa akin, sa mukha natin, sana po makita ang
mukha ni Jesus. Isang mukhang nagbibigay ng liwanag dahil sa pag-ibig, dahil sa pagmamalasakit sa kapwa. Tuwang-tuwa akong nakitang magkaisa tayo. Panahon ng pandemya, nung kasagsagan, may community pantry, hanggang ngayon may tumutulong sa kanilang kapwa. Ano man ang pinagkalob sa iyo ng Diyos, biyaya, hindi lang para sa iyo yan. Ngunit, parang may maibahagi ka sa iyong kapwa. Gusto ng Diyos, gumanda ang buhay ng tao. Umiiyak ang Diyos kapag maraming nagugutom. Umiiyak ang Diyos kapag nagkaaway yung mga tao dahil pinaglalabanan yung kanilang property. Gusto ng Diyos magkaisa, ibalik ang pagkakaisa, pagkakapatiran. Ikaw ay isang mahalagang instrumento, ikaw ay isang mahalagang daluyan ng pag-ibig ng Diyos. Sana all, sana tayong lahat ay tutugon sa Diyos. Panginoon, narito ako. Ano ang gusto mong gawin ko? At bigyan mo ko ng lakas, tapang, upang gampanan ang aking misyon. Bukas, balik po kayo para ang pagpatuloy natin ating pagninilay. Amen.